Hey, good afternoon. This is now the part four of your integration course in machine design, and we'll talk about for our midterm exam yung ating machine elements. So this is just a refresher course since nakuha nyo naman na yung machine elements, the entire machine elements nung kayo eh na gano'n. Tawag dito bago kayo mag-machine design. So, dalawang machine elements yan. And I hope na medyo gamay nyo na siya and i-refresh na lang natin yung memory nyo. And further, palalawakin natin yung calculation techniques natin. Okay, now we'll go with our machine elements. Yan. So, machine elements. Pagdating sa machine elements, we will be talking about rolling cylinders, the cam followers, mostly yung determination ng speed, the translation of your rotational, and then to linear, tangential speed, ang ibig sabihin. And we'll talk about yung mga cylinders, the rolling ones, yung mga cylinders na in cone, yung mga angle contacts nila, yung belts, yan, the open belts, and then the cross belts, the gears, idadagdag natin yan kasi hindi ito madalas dinidiscuss sa inyo pagdating na ng machine design. So, ano bang pag-uusapan natin sa gears? We'll not talk about yung strength of the gears, yung speed translation lang nila from the gear and the pinion. Yung mga parts ng gear, kailangan natin pag-usapan yan kasi there's no better way for you to understand gears than to know first what are the parts of its components. Okay, and then how will we determine the parameters ni na sa kanya, pitch circle, the tooth diameter, root circle, addendum, dedendum. Okay? Much of that, yun lang ang pag-uusapan natin. And we'll go with your rolling cylinders. Wait, i-move ko lang yung camera para. Okay, so rolling cylinders. Pag pinag-usapan natin yung rolling cylinders, meron tayong dalawang uri dyan. Ang dinidetermine kasi dyan is the speed of your shaft na kung saan connected dun sa iyong cylinder. Whether your cylinder is purely rolling in contact or something is inside the other cylinder. So, magkakaiba yung speed nila, magkakaiba din yung kanilang center distance. But first, when we have cylinders rolling in opposite directions, opposite direction. The one is rolling clockwise, the other is counterclockwise. Pag sinabi, ito lang yung keyword. The two solid cylinders are rolling on opposite direction. Ito na yung mga parameters. Number one, ano ba yung mga hinahanap natin? In a single cylinder, meron kang certain speeds or linear speeds. Sir, ano ba yung linear speed? Tangential velocity. Tangential speed. Tangential speed is the speed na kung saan it is translated in linearly. At one point in your cylinder, it is the same. Tandaan nyo ba? Ayan o, tignan nyo. Si V2, iisa lang. Okay? Yan ang ating tangential speed. Okay? Yung tangential speed nyo is the same throughout those cylinders. Therefore, the speed of one will be equal to the speed of two. Throughout. Okay? Ang nagkakaiba, sir, the rotational speed.
ano, rotational speed. Silang dalawa. Kailan nga magkakaiba. But when we equate the two, V1 equal to V2, okay? Since the linear translation of your rotational speed, hello, pi D1 times the rotational speed 1 equal to pi D2 and then the rotational speed of 2. Now, we should say na same lang naman si pi and then pi, we cancel out. So, we will arrive with D1 N1 equal to D2 N2. Now, class, ganito yan. If you are given the ratio of your size is equal to the ratio of your speeds. Ano napapansin nyo? Ha? Yung speed ni D1, the speed of D1 is inversely proportional to its size. Ano ibig mong sabihin, sir? That your gear, ito kasi D1 eh, pwedeng ito yung iyon driver. Driven. Okay? Or kapag gears, this is the gear and this is the pinion. Driver is the one that drives the system. The follower is the other or the driven side. Now, commonly, kapag mas mabilis, mas maliit yung iyong size. And when one is greater at size, mas mahirap i-attain yung maximum speed niya. Okay? Ganun yun. And ano ba ang affected dyan? If so ever, maliit yung iyong driver, ibig sabihin, it exerts too much torque than the ones that is bigger. Ilang in notion. So, all you have to remember is this equation. Itong dalawa. Okay? The driver, the driven, the gear, and the pinion. Okay? And the driver's or the diameter is inversely proportional to speed. Okay? Now, we satisfy this one. This one, this one, and now about the center distance. Kapag sinabi, they are opposite direction, you just add yung ano. Pwedeng ito, yung center distance. Si R1, si R2, or pwede mo naman gawin ganito eh. The center distance is equal to D1 plus D2 over 2. Nothing more. Ganyan lang. About the cylinders are rolling at the same direction. Pareho silang clockwise, counterclockwise, or clockwise. Ganito, sir. Ang nagkakaiba sa kanila, ganun pa rin naman ang kanyang tangential speed. That is constant throughout the rolling cylinders. Ganun pa rin naman yung relationship ng diameter and speed. Kaya nga sinabi ko sa inyo, all you have to remember is yung binigay ko. Ito. Paano, sir, yung center distance? Okay? Itong binigay ko sa inyo, ha, i-further natin, further discussion, that is speed ratio. The speed ratio can also be determined using the sizes or plane yung speed nila. That is now the speed ratio. Sir, paano naman kapag same direction, tandaan nyo, same direction. Kapag same na yung direction, ibig sabihin minus. Minus natin si R1, minus R2. That is the center distance. Or D1 minus D2 over 2. Okay? Same direction
You have to remember this word. Okay? In order for you to come up with this equation. Mahilig tayong magbigay ng mga problems na yung magkakonect, cylinders A, B, C, and D. Dadagdagan pa yan ni E and F. Bibigay lang sa'yo yung mga speed ratio nila. Now, determine their total center distance or the center distance between cylinder A and then cylinder F. Ang kailangan mong gawin is to determine the ratios and then get yung lahat ng kanilang mga diameters. Mahilig si sir magbigay nun. Okay? Up to F. Ang haba nun. Okay, discuss natin. Kung kaya ng oras. But now, ano muna tayo? Let's go with our mga discussions. Hindi muna natin kailangan mag-compute. Kasi yung computation will be next week. Next week. This week. Next meeting. Now, for open belt connections, hindi lang yung rolling cylinders. Sabi nila, paano mo, sir, gagamitin or paano ka magta-translate ng motion from one shaft to the other shaft? Na kung saan, yung kanilang mga driver and driven parts or cylinders will never touch one another. Nag-isip sila. So, sir, pwede tayo mag-introduce ng connecting material. Ano yung connecting material natin? Na yun. Now, they wrap about each cylinder, a rubber band, a rubber belt. Kung saan napaikot nila, okay, pwede pala yun. But later on, in our discussions, pagdating ng inyong machine design, open belt connections can be a bit complex kasi i-determine mo rin yung mga friction coefficients niya. Eh, pag hindi mo dinetermine yun, hindi mo makukuha yung kanyang mga tightness, the forces, the centrifugal force, and the power it will transmit. More of that in machine design. Now, for open belt connection, ano ba yung open belt? Sir, meron kang ganito. Meron kang sheave, ang tawag dito sheave. Hindi na siya wheel, okay, sheave. And then meron kang driven, okay? And then it is connected by a belt. This is an open belt. Okay, open belt. So, an open belt connection, meron pa rin yung speed. And the speed ng open belt mo is determined by the one that is driving it. Okay? Ganun din, ang translation niya ng speed. Now, sir, ano po ba yung madalas na atin na dinedetermine dito? Mga kaibigan, ang dinedetermine natin dito is mostly yung kanyang length. Okay? The length of the belt. Now, sir, hindi natin ma-determine yan. Yes? Hindi natin gaanong ma-determine. Hindi natin, ha? Hindi natin. This one, kung saan naging contact niya, nandun yung kanyang theta. Okay? That is theta. Nung bigger. Lagay nyo dito, bigger, theta B, dito naman. Ganun. Theta small. Smaller here. Okay? It will play a key role on determining yung mga parts ng ating belt. Now, we are commonly given with center distance. Meron kang diameter ni smaller, meron kang diameter ni bigger. Okay? Now, yung length of your belt, open belt. Open belt. Open. Pag sinabing open, ibig sabihin, ito open to open. Yan. Twice ni C plus pi over 2 times
D2 plus D1 plus ito, D2 minus D1 quantity squared mo yung pareho over 4C. Now, how will you compute that pagdating sa calculator? Bigyan ko kayo ng ano ha, bigyan ko kayo ng technique. Okay? Ito, ilagay nyo dito. Si 2, para hindi kayo nakakalimot, lagi itong x. Alpha x. Okay? Plus, yan. Si pi, shift pi over 2. Tapos, lagay mo dito, hindi ka na mag-input. Yan na lang. Para kung marami kang belt na ikinocompute, kasi minsan hindi lang yung isang belt yan. So, this will be alpha A plus alpha B. Para hindi mo na i-input yung kanyang mga, ano, mga values. Alpha B plus yung alpha A minus alpha B square mo over 4 alpha X. Ngayon, ganito na lang, ha? I-calculate mo siya. I-input mo na lang yung value. Kung wari, 30. Okay. Tapos si A naman, i-convert mo pa isa-isa yan, eh. 12. Okay. Si B, 6. Okay. O, di yan na yung kagad yung sagot. O. Nakuha mo kagad yung sagot. Therefore, naka-fit yan. O. Ngayon, i-convert mo into CM. Okay? I-divide mo ngayon ng 3.28 feet. Tapos, ilang cm per feet? Okay, meron kang 100 cm. O, di multiply mo. O. Ayun kaagad yung kanyang length. Doon ka lang magko-convert. Hindi yung pa-isa-isa ka pa magko-convert. Laging sa huli ka magko-convert pag nakuha mo na yung final answer. Eh, para hindi kayo nalilito. Karaniwan ang ibinibigay sa board exam, the sizes of your sheaves ng wheel are in inches or in foot. And then the center distance is always in foot. So, you have to convert it into mm. Ganun lang yung mga common techniques. Kaya dapat, nare-reduce mo yung time of calculation para maka-catch up ka. Kasi, 5 hours lang yan. Tapos, pag pinigyan ka napakaraming calculation sa machine design, hindi mo tapos. Okay? Now, if not given, yung C going back, ganito yung ating formula. Pag hindi given si C, ito lang yung formula. Ito lagi yung natin, sinusunod. Okay? Yung C is equal to D2 plus D1 over 2 plus D1. Don't forget this, ha? Kapag hindi given sa problem, yan yung dapat yung gamitin. Or C is equal to D2. Huwag nyong gamitin to. Madalas ito mali. Okay? Now, magbibigay yan ng linear speed. Okay? The linear speed bawat wheel. Ibinigay niya, madidetermine mo sa diameter or the speed nito. Pero karaniwan, ang dinidetermine dito is the speed ni, speed tuloy, the sizes of your cubes para makuha mo center distance. Ganun yung flow niya. Number one, bibigyan ka pareho, magkahiwalay na ano, magkahiwalay na speed. Pero, sasabihin dyan, magkaparehas yun. Kasi, ang linear speed nga, sinabi ko, hindi nagbabago yon. Rotation na lang nagbabago. Okay? Now, kapag hindi naman binigay yung kanyang linear speed, meron ka namang condition dyan. Bakit? Saan ginamit ito? According to your machinery sandbook, ang kanyang optimal speed and optimal power can be determined only using yung ating feet. Feet tuloy yung ating speed. Ano ba yung operating speed? The optimal operating speed of your belt without breaking. Yan yung sinasabi sa problems. Okay? Given here. That is between 4,000 to 4,500 feet per minute. Take note of this, ha? Hindi ito binibigay sa board exam. But you should know it. Okay? Pag hindi kaya sa 4,000, gamitin mo si 4,500. Pero, pag wala pa rin doon sa dalawa, ang gagamitin mo, i-divide mo silang dalawa sa 2. Kunin mo yung kanilang average. Okay? Sinasabi sa problem, the belt is running at its optimal speed. O, D
yan. 4,000 to 4,500 FPM. Pag hindi naman makuha dun sa dalawa, i-divide na nito, kunin mo yung average. Okay? Kasi imuid yung ating condition, U1N1. Or, kung gusto mo yung excuse me. Excuse. Or, kung gusto mo makuha yung exact, gamitin mo ito. Gamitin mo si DI. Ano ba yung DI? D1 yan, hindi yan DI ha. D1 plus 2T, twice yung thickness ng belt. So, consider mo rin yung thickness ng belt. Yan is the exact speed. Kapag sinabi sa problem, what is the exact speed of your belt? I-consider mo yung thickness ng belt. Kasi yung belt, hindi naman yan mismong kadikit ng iyong chip. Meron pa yan thickness na it will touch the outer lips of your cylinder. Now, sasabihin sa problem exact. Exact size, exact length. Or, kapag hindi naman sinabi to, dito ka pa rin. Yan ka pa rin. Pero pag sinabi exact, use this formula. Pero mostly, madalang binibigay yan. Now, for angle of contact, okay? For angle of contact, itignan nyo. Yung contact ng smaller shift is always greater than the larger shift. Okay? So, yun, no? Yung angle ni smaller is always greater than 180 degrees. Ito yung checking dyan. Tapos, yung theta ni larger is always less than 180 degrees. Kaya ito, plus minus. Okay? Kapag nag-plus ka, ibig sabihin, that is larger. That is larger. That is smaller. Kapag nag-minus ka, that is bigger. Ito na lang ang ano nyo, tandaan nyo. Huwag na yung pi. Malilito kayo dun sa pi kasi mag-radian ka pa dun. I-divide mo pa yung radian ng 180 para makuha mo yung degree. Dito ka na lang. Diretso na in angle of contact. Okay? Yun lang ha. Ito lang yung checking sa kanya. Sir, parang ang liit ng angle of contact ko sa smaller. No. Dapat ang smaller gear mo, which is the driver, will always have the bigger angle of contact. Okay? Pag mas maliit yung angle of contact mo, mag-i-skip yung gear. Mag-i-skip yung belt. Okay? Remember that. For cross belt naman, drawing ulit natin. For cross belt, ito. Yan. Meron kang ganito. Sir, bakit po tayo nagko-cross belt? Nga, anyone who can answer, bakit tayo nagko-cross belt? Ba't tayo nagko-cross belting? Sige nga, class. Ano yung dalawang dahilan bakit tayo nagko-cross belt? Sige nga. Sinong nasakay sa inyo ng tricycad? Diyan sa ano? SM Manila. Sino nasakay sa inyo? Napapansin nyo ba yung mga kuliglig, kino-cross belt nila? Yung kanilang mga belts? Bakit? Direction, yes. Reverse rotation? Kita? No. Ay, kita tuloy. Mali pala. Para sa ano yan eh? Babaguhin nila yung orientation ng engine. Binago nila. And cross belts kasi, mas tighter yung, ano, yung contacts. Papansin nyo ba? Yung angle of contacts is greater. Each shift. And then, yung belt mo is, nagagamit mo ng wear and tear. Hindi mo siya kaagad kailangan palitan. Mas malakas yung grip power niya. And then, the slip niya, kukunti lang. Nung may napansin kayo,
Pinapansin ba kayo? Pag cross belt, tandaan niya. Pag cross belt. Cross belt. Cross belt. Ito, tandaan niyo. Keyword na lang, cross belt. Alam ko yan para ma-determine ko yung L. Tignan niyo ha. Pag open belt, open. Open. Open belt. Open. Ibig sabihin, open. Ayan, open. Minus. Pag cross belt, tandaan niyo, mga kaibigan. Lagi kayong may cross. Ayun o, cross. 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 Diba? Lahat may cross. Kapag cross belt. You get my point? Hindi nyo kailangan magkabisado. Tatandaan nyo lang yung kanyang keyword. Cross belt. Sabi ni sir, pag cross belt, lahat daw may cross. O, ayan o, cross. Okay? Ito si D2 plus D1, si D2 plus D2, ayan. Wala ka nang ibang babaguhin. Ganon din dito. Tignan nyo ha. Kung dito, nag-minus ka kasi open belt. Dito, cross belt pa rin. Lahat tayo may cross belt. Cross. Cross. Cross belt. Diba? Madali yung ating discussion. You need not have memorized too many formulas. All you have to memorize, or all you have to know is the keyword. Cross. Cross belt. Cross belt. And cross. Okay? So you are saved. Discuss ko pa ba yan? No, hindi na kailangan. All you have to memorize is the keyword. Now, let us go with gears. Pagdating sa gear, ang dami niyang part. Meron kang diameter, may addendum, dedendum. Okay? Pero dito sa simple drawing na binigay ko, you can understand. Okay? Si addendum, addendum from the ito kasi ang root circle natin. This is the pitch circle, the outer circle. Okay? And then, the root circle, which it has the root diameter. The pitch circle is the one that is in the middle. The outer circle is the outer bounds of your spur gear. Now, the dedendum. Dedendum. Okay? Dedendum. Dead end. Dedendum. Dead end. Ibig sabihin, from the middle up to the end. Dedendum. Tandaan nyo ha. From your pitch circle to you to your root circle. That is dedendum. Now, the addendum. What is the addendum? The addendum is from your outer circle to your pitch circle. Outer to pitch. That's addendum. Dead end. Dead endum. Okay? Pitch to your root circle. Now, huwag nyo munang tandaan to. Huwag muna to. May discuss ko yan para madali nating matandaan. The whole depth, tandaan nyo, the whole depth is the one na from here up to here. That is the whole depth. Yung buong ngipin. That is addendum plus dedendum. Now, the working depth. The working depth is twice yung addendum. Addendum, addendum. That is the working depth. Okay? Huwag din tandaan to. Madi-derive naman to. Tapos yung clearance. What is the clearance? That is the yung depth na hindi mo magagamit. Okay? The dedendum is always greater than your addendum kasi ang clearance mo nandito yan. A bit of your dedendum. That is the clearance. Okay? And clearance makes your gear what? Ano? Sige nga. Anyone okay answer? Machine elements yan. Kasama yan. Pagdating yung board exam. What is the sole purpose of your clearance? Now, the sole purpose of your clearance is to make your gears quieter. Bakit? Kapag nagtama yan, ito yung ngipin ng gears mo. Ito yung clearance sa ilalim. Pag nagtatama yan, every time na nagtatama, yung dulo na at dulo ng iyong ngipin, maingay. It clasps. Yun ang tawag doon. Pag maingay yan, ang gear mo, kailangan ng lubrication.
too much lubrication ang kailangan mo para ma-combat natin yung effects ng sound. One point na naman yan, ha? Tandaan yun. Now, for outside diameter, pitch diameter kasi, diametral pitch DP. Pitch diameter, plus 2A. So, tandaan nyo lang to. The root diameter, DP. Pitch diameter, A, minus 2D. Base diameter, DP cosine theta. Pero hindi naman ito madalas na tinatanong. Okay? Don't you exert too much on that. For circular pitch, kailangan tatandaan, no? For circular pitch, PC parati yan. Okay? Equal to PD or pi over PD. Now, ganito. Pi is equal to your PC. Tandaan nyo parati ito, ha? PD is diametral pitch. Magkaiba yan sa magkaiba sa diametral pitch kay pitch diameter. Pitch diameter. Diametral pitch. Ganun ang pagbasa. Okay? Ulitin natin. Paano binabasa to? Circular pitch. Magmumula ka sa maliit papalaki. Papalaki. Diametral pitch. Okay. Pi is equal to, again, ano? Circular pitch times diametral pitch. Ganun binabasa. Ito. Pitch diameter. Okay? Root diameter. Okay? Ano pa? Outside diameter. Outside diameter. Ganun binabasa para hindi kayo nalilito. Okay. Now, you have module. Okay. Ang module is commonly given in millimeters. Okay. Tandaan nyo, module is always given in millimeters. The circular pitch and diametral pitch is given in imperial units, which is in inches. Okay. Para hindi kayo nalilito, it is always in inches. Inches. Module. Okay? Ganito yan. Sino nag-machine design na sa inyo? Tapos na ba lahat ng machine design? Nung bumili kayo sa, ano, sa Binondo, anong binibigay nyo pag bibili kayo ng gear? Bibili kayo ng chain and sprocket. Binibigay sa inyo is in module. Okay? Hindi nyo binibigay yung circular pitch. Kasi in module, that is always in inches. Mas accurate. Okay? Mas accurate sila. Bibigay natin. Sir, pabili po ako ng module 25, module 4, module 10, and blah, blah, blah. Module is commonly having sizes in mm. Kaya i-convert mo pa siya into inches. You always convert yung inyong module into inches, ha? It is always given in metric. Yan. Yan tayo madalas nagkakamali. In here, yung diametral pitch mo, diametral pitch is equal to speed divided by pitch diameter or 1 over module. Now, may madi-derive tayo dito. Tandaan nyo, may madi-derive dyan. Kasi yung PD mo, pwede mo ipasok to si 1 over M. Okay? Yan, no? PC is equal to yung PD pi over 1 over m. Or, equal yan sa pi m. Yan, ganyan lang. Or, simply, ganito na lang, pi over pi equal to 1 over m dpc over m. Pero mostly, ito na lang tatandaan nyo dyan. Ito yung general formula. Or, pag diretso, NDP. Pero ito kasi, madi-derive nyo pa ito dito. Okay? Pero pwede rin natin siyang gamitin. Kung si pi equal to PC times PD
equal to BC times, kunin nyo to, N over DP. Yan na lang. Paikot-ikutin nyo lang mula dito sa formula nito. Ito lang kailangan nyo tandaan. At itong kay module. Kailangan nyo yan. As a module, DP, pitch diameter, over N. N, the speed. The speed nung tinuhanan mo ng pitch diameter. If it's the driver, driver din to. Driven, driven din to. Excuse me. Now, for center distance, ganun pa naman. The gear and the pinion, the gear and the pinion. Ano to? Internal contact, same direction. Ito, opposite direction. Okay? Ito naman, binigay yung number of teeth. Number of teeth, tapos diametral pitch. Hindi pitch diameter, diametral pitch. Okay, nakuha na natin. For backlash, madalas itong hindi naman tinatanong. Okay, so a little bit behind. Face width, hindi naman binibigay, a little bit behind. Now, for conical, or yung mga nakaganon, cone to, cone. Cone. Rolling ano, contacts ng cone. Nakaganon sila. Ibig sabihin, devil. Okay. Determine mo yung N nito. Ito rin, may N to. May N1. May N2. So, ano yung angle of contact nilang dalawa? Dati pa ganon. Theta. Kunin mo rin yung mga angle dito. May angle dyan. Pero para paikliin, tangent alpha ni gear is equal to, ito na lang, diameter ni gear, diameter ni pinion. Tangent ng pinion, kung ito yung gear, ito yung pinion, ganito pa rin, dp over dp. Kung ano yung hinahanapan mo, yun yung nasa taas. Okay? So you have to memorize this. Ano lang yung nahanapan mo yung parati yung numerator. Okay? Now, for if shaft naman is not 90 degrees, ito ah, hindi sila binigay na 90 degrees, all you have to do is tangent pa rin. Okay. Ano naman yan? Ano naman to, sir? It is the given angle between the two. Para mahanap mo yung angle between the shaft. Ito kasi, yung angle nilang dalawa. Yung shafting yan. Yung dalawa. Ngayon yung angle na in contact sila. Yun yung ibibigay dyan. It is the angle in contact. Yung dalawa. Or the angle of the gears. Sigma. Okay? You have to memorize too. Ganun ito naman, baliktad naman sila pagdating ng baba. Pag gear, pinion nyo na sa taas. Pinion naman, gear yun nasa baba. Okay? Maliwanag pa? So, you have those types of discussion. Pag nagulat kayo, di ba? Akala nyo, come in follower. Hindi. Machine elements. Ibig sabihin, ano yung mga parts integral to your machine that makes motion. Okay? That transmits motion and power. Sila yun. So, that is the entire discussion for your machine elements. And I hope you will find our problems easy. You may try it. The discussion will come later within this week. Then you'll have your quiz on Friday. That's all. And thank you.